Hello po. I'm sorry kung hindi po ako nakakapag vlog. Kung yung mga iba nakapanood ko yung iba hindi, naging positive for COVID ako nung last Saturday. Kung it's very informational yung vlog ko na yun about nung nagka-COVID ako. So yung mga hindi pa nakapanood, please watch. And then, it's supposed to be yesterday is my last day of confinement, isolation, from Saturday to Saturday. So that's considered 7 days. And I'm supposed to have gone to back to work today. Dapat nagtrabaho na ako today. Pero nung Friday, I was still very congested. So by the way, nandito ako sa porch. Not porch, deck. Kasi my deck, itong open area, tapos my porch. Yan, yung nakikita nyo sa other side ng screen, that's my porch. Nandyan yung pintuan din papasok sa loob ng bahay. So, right now, I'm in the deck. So, gusto ko magpa-araw, magkaroon ng fresh air. So, hindi naman siya kainitan na. Kaya, nandito ako. Dapat na bumalik na ako sa work today. Pero, hindi pa ako bumalik ng work. Kasi, like I said, nung Fridays, I was so congested. So, tumawag ako sa work ko. Sabi ko, hindi pa ako pwedeng mag-work ngayong Sundays. So, ang problema, I still don't feel well. So, yung isolation, tapos na yon. Pero, nahihilo pa rin ako. Which is strange. This did not happen before sa aking unang pagka-COVID positive noong 2022. Pero ay nahilo ako. Until yesterday, I was not really feeling well. Hanggang ngayon, meron pa ring residual na I don't still feel well. Kaya hindi ako pumasok. So ngayon, nag-decide ako ngayong araw na to na magpa-araw, have fresh air, since I'm already out of isolation anyway. Nahirapan din kasi akong manood ng mga vlogs, ng mga YouTube videos. Lesser Paul. Hindi ko siya natatapos. Yung bang pag nanonood na ako ng ilang minutes, I have to stop the video. Kasi nakakatulog na ako or sobrang hilo ko, ganun. Pero napanood ko yung latest na yung about the K sisters. And then the one this morning na napanood ko is yung mag-anak na yung 64-year-old yung tatay nila. Nakatira sila sa tabi ng kalsada na pwedeng kunin ng government anytime. So, yun ang napanood ko. Pero still, hindi ko siya natapos pa rin. It's the same. Hindi ako nakakatapos ng video. Unless lang yung mga good for 5 minutes, then kagaya yung mga political things, yung mga yun lang ang pwede kong for some reason napapanood na na natatapos ko kahit more than 5 minutes yun. Kaya hopefully I'll be okay, hopefully, really, kasi nung Monday, nag-email ako sa doktor ko. So, sinabi ko sa doktor ko na I have COVID. Ang ginawa ng doktor ko is nag-send siya ng prescription
sa pharmacy yung Paxlovid. Ang Paxlovid, mula nung lumabas ang Omicron variant, ayun yung binibigay namin sa mga pasyente na nagkakaroon ng COVID. And sa when I was the infection prevention nurse, wala akong nakitang mga side effects sa mga pasyente namin na binigyan namin ng Paxlovid. May mga narinig ako sa ibang facilities but not from where I was working. Nakita ko talaga mag-take sila on the third dose ng pag-take nila ng Paxlovid na yon. Paxlovid is antiviral. May mga ingredients yon na binibigay sa mga HIV patient, ritonavir, ano pa yung isang ingredients nun. Bali, tatlong tablet yon, yun natitawag na one dose. Tatlong tablet, inumin mo yon, yung mga tatlong tablets yon, twice a day mo inumin for 5 days. So, ganun yung Paxlovid. At even I was taking it, kung meron mang pagbabago, it's like very, very like minimal. Hindi kagaya ng mga pasyente ko na mga elderly patients na kapag sila kahit pa very symptomatic sila, once na nag-take sila ng one dose ng Paxlovid, nakita mo na agad yung diferensya. And on the third dose, wala nang symptoms. So, it's different with me na kahit pang ilang dose na kunti ang nagiging good effect sa akin. And again, like actually now, I don't know if you can hear it, like even my voice, may congestion pa rin. So, then again, hindi lang congestion ng ang nagiging problema ko ngayon. Yung super bigat ng ulo ko at saka nahihilo pa rin ako. And because of that, I will try to go to work sa Tuesday. I'll see. And tignan natin. And because of that, I have decided to stop again the building of my house in the Philippines. Kasi nga, diba, hindi ako nakapagtrabaho ng one whole week and I still don't know if when I go back to work if I can sustain working. So yun. Kaya ang hirap talaga ng situation ng isang kagaya ko na magkaroon ng COVID because I'm supposed to be immunocompromised because of history of breast cancer, and then I have diabetes and hypertension. Kaya ayun po, hindi ako nakakapag-vlog, but nag-vlog ako today because I just want to let you know sa mga naghihintay sa aking mga reaction videos na supposed to be napakadali because I'm home, right? Pero hindi po ganun ka sharp ang aking utak right now na para mag reaction video. And yun, kaya pasensya muna kayo. Salamat sa mga nag-aabang at saka salamat kahit papaano, kahit walang 1,000 nanood nung video ko about COVID, pagka-COVID ko. Pero salamat pa rin sa mga nanood. At hopefully, we'll be back to normalcy soon. Kagaya ngayon, I'm almost 10 minutes talking. At talagang I can't even hold my head na hindi ko hahawakan ang aking ulo. Kaya maraming salamat sa mga nagdasal at patuloy na nagdadasal.
sa akin. Thank you so much because all those prayers really help. Na because sometimes kung may sakit ka, you can't pray because you're so sick. That's what happened to me. I was so sick that I can't even pray. That's how bad I felt for these last 7 days. Kumbaga, ngayon lang araw na to, Sunday on the 8th day, na medyo okay, pero hindi pa rin siya totally na okay. Kaya, hopefully, I can go back to doing reaction videos soon. Anyway, yung nakikita nyo na halaman is, I don't know if we have something like this in the Philippines. Na, hindi ako kung kaya kong meron po ba tayong ganito dyan sa Pilipinas? Kasi ito, nag-tra-tribe lang to sa summer. Pag taglamig na to, mamamatay na to. Hopefully, pwede kong ipasok sa loob at hopefully, hindi mamatay sa loob ng bahay pagdating ng winter. Kaya, hanggang ngayon, dito lang po ang ating video. Pasensya na po kayo. Maraming salamat. At hindi kayo umaalis. May mga nakikita pa rin akong nanonood sa mga old videos ko at nagko-comment. I don't want you to think na hindi ko nababasa yung mga comment nyo. Nababasa ko po. And shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. And hopefully, we'll go back to our routine soon. I-comment below lang nyo po kung which one ang gusto nyong i-reaction video ko. Thank you po. Thank you so much.